Hello mga master, kumusta? Jelo Stellar po at welcome po sa akin channel. Ngayon mga master, isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng front pocket ng coat mga master. So, wide flaps na po ito mga master, no? So, ito yung tinatawag na tulips o di kaya naman bound pocket o di kaya kung sa atin pa ay kambal tubig. So, ito siya mga master kung paano siya gagawin mga master. Ano ito? Partida mga master. So, ito siya, start na tayo. So ito yung ating tela mga master. So ito, bubuin ko pa lang yung front para makita nyo na kung paano ko siya binubuo yung kanyang front parts mga master. So ayan, ayusin natin ng konti ang camera. So ayan, okay na. So ngayon, bubuin mo natin ang ating front parts. So ito yung kanyang front. Ayan sa, ito yung may sipak sa bandang baba. Tapos ito naman yung kanyang blade. Ayan siya. So una, ito muna, dito muna tayo sa mismong front dart mga master mag gagawa. Ito, tahin muna natin to. Ganyan lang. Tapos dito, maglalagay kasi tayo dito ng partida. Sa hindi pa nakakaalam, ito yung sekreto sa ginagawa sa coat sa bandang front parts ng dart. Meron tong partidang nilalagay mga master. Oh, ito, pasadaan lang natin to. Ganyan lang natin. Para maano na siya, ma-flat. Tapos ipa-flat po natin to mamaya mga master sa plansa. Tapos bawasan lang natin to kahit magtira natin dito ng yung wag lang natin pantayin yung ano, yung paggupit yung isa mas malaki, yung isa mas maliit. Ganyan siya. So, ipapartida lang natin bandang dito. So ito, kung may kanya-kanya diskarte dito ang mga nanay ng coat, kung paano niya mapapaganda yung kanyang tahe. So ito siya. So ganyan lang paglagay niya ng ano. So kasama na nito, no, kung paano ko sa binubuo yung front, no. Ayan siya. Kasama na nito sa tutorial dito ngayon. Ganyan. Tapos ito, idugtong natin. Pantay lang natin to. Ayan. Kahulugan na natin itong blade. Ito yung blade niya, ayan. Itong front mga master, may dikit ito na pilon, medyo manipis lang ang ginamit ko nito. Oo, sa iba piercing gamit, ito manipis lang ginamit ko nito. Pagkatapos itong ating tahiin itong magdugtong ng blade saka yung kanyang front ay ating paplansahin ito. Ng partida. So ayan siya, natapos na. Ngayon, ang paplansay natin mga master, ang ating didikitan, ito ang kanyang pang-packet. Ayan, kasi tuxedo kasi ito mga master, no? Ito yung ating labing gagawin, tuxedo ito. Ito yung ating labing gagawin. Ating didikitan ito ng pilon. Tapos ito naman, ang kanyang para sa kanyang takip o yung flap. Ito yung pandikit natin gagamitin mga master. Pwede kang, depende sa inyo kung pwedeng magdikit, pwede rin hindi rin. At pwede rin makapal o manipis, depende rin sa inyo mga master, no? So, ipansahin natin.
So ito, ayusin natin yung camera, ayusin ko yung plansahan para makita nyo kung paano ko siya pinaplansa. So, ayusin natin. Ayan ang ating plansahan. Ayan siya. Sasayang ko lang yung una, ito muna dito tayo muna magdikit sa ating panglabi. Ito siya. Didikitan natin. Pwedeng may dikit ito mga maser, pwedeng wala, pwede rin makapal, pwedeng manipis. So depende na yun sa inyo mga maser, no, kung ano yung gusto nyo na gagawing pang patigas sa tila. So ito manipis lang to. At pagkatapos yung dikitan, ito naman kanyang pang flap, yung kanyang pang takip. So ito siya. At pagkatapos, ito namang plasay natin itong yung katawan, yung body. So ito, unahin natin ito. Mga masa, partida ito mga masa, no? Gupitan natin to. Agad dito may patahe. Ayan. Papartida natin ito mga master. O ibig sabihin, yung hahatiin natin sa gitna ba? Ayan, ito siya. Ayan, ganyan. Tapos i-gapikin natin ganyan para mabiak siya. Ayan. Tapos plasahin natin. Plasahin natin siya. I-partida natin mga masano ganyan. Itong tila may ano nito mga masano, may pilo na ito nakadikit ngayon. Nadikitan ko na ito kanina pa. Tapos dito naman sa bandang blade banda. Ito siya. Partidala pa rin natin. Sa panang kilikili. So ingat pala kayo mga masano, pag magplansa baka masunog. Ano din ako ng tutorial mga masano, paano naman magplansa nang hindi masunog yung ating tela. Pabangan nyo rin yung mga master, kasi mahirap na magplansa tapos biglang masunog, di wow na wow. Pwede nyo ito sabihin yan mga master, no? Kung mga tila na kintabin, sapinan nyo lang mga master na pangsapin nyo. Ayan. Kasi may mga tila kasi na pag sobrang ano, makintab, nangingintab siya agad. So, ayan. Tapos ito, itong biyak na ito, pwede natin dikitan to ng pinon, pwede rin hindi rin. Ito. Puro para sa mga beginner, pa hindi mahirapan, dikitan ko na lang. Ayan, para hindi kayo mahirapan sa mga, lalo sa mga bago pa lang, no? Para hindi siya maghiwalay. Ayan, dikitan natin ng pilon. Para hindi maghiwalay ang tela. Kung minsan, ang ginagawa dito mga master, tawag nito, ang ginagawa dito ay
Pinapasadaan na lang to ng lining pang bulsa. Ayan. Tapos, ayan, pagkatapos natin pansahin, eh, ano na natin to? Tahi na. Kakabitin natin yung labi. Ayan, mga master. So, ito siya. Itahi na natin. Ayusin lang natin yung lensa at camera. So, wait a minute. Kasi, ano tayo eh. Manual, manual kasi tayo mga master eh. Manual yung ano natin, cameraman. So, ayan. Kailangan ayusin. Wait a minute. Okay na ba? Parang hindi pa okay ah. Hirap na kong ayusin ah. So ayan, pwede na yan. So ngayon, gagawa na tayo ng labi mga master. So unang gawin natin ay ito. Sukatin natin itong aksyon. Kung paano magsukat muna sa labi. Ayan siya. Mula dito, ito, ang standard dyan mga master, mula dito, papasok tayo dito is 1/2. 1/2. Dito naman, ang standard dito is 1 inch. Pwede kang sumubra o kumulang. Dito, mas maganda, hindi ka pwedeng sumubra sa mga 3/4 o di kaya mga 1/4. Ang mas maganda talaga dito is 1/2, tapos dito, more or less 1 inch mga master. So ito, sukatin natin kung ilan ang ano nito, ang labi. Ang labi niya is, pwede siyang gagawin natin ng 6 inches. Ayan siya. Kasi lalampasan ng 1 inch. Almost 1 and 1 inch dito mula dito. Pwede pasok pa sa regular natin na measurement na 6 inches mga master. So ito, unang gawin natin, ito, itong panlabi, ay maguguhit tayo dito ng 6 inches. Ayan. Ito, maglayan tayo dito ng dalawa. Ang distance nito mga master ay 1/2. Depende na sa inyo kung gano'ng kalaki yung labi gagawin. Kapag 1/2 yan, ibig sabihin 1/4, 1/4 ang labi na magiging gagawin natin mga master, no? Tapos dito, sukat tayo ng 6 inch. Ganyan, 6 inches. So ito siya, 6 inches. Ayan. Tapos dahil dito, nagsubra tayo ng 1/2, dito tayo mag-guide ng 1/2. Ayan, ito magsukat tayo dito ng 1/2. Ayan. So ito siya. Ayan yung ating 1/2. Ngayon, ipasadin natin itong paganyan. Ito, itong line na ito, naguhitan lang ako dito sa gitna. Ito, itong gitna dito, dito natin ito itatama sa mismong, ito ay mismong hiwa ng tela, yung hiwala ng tela, yung gupit. Ayan siya. At itong line na ito mga master, itong line na ito, dito natin itatama dito sa yung dart dito sa gitna. Ayan siya, ganyan. So, ipapasadin natin. So, bali dito tayo magpasada mga master, no? Dito. Dito at saka dito. Ayan. So, siguran natin na mga master na makapag-lock tayo dito, no? At saka, alalay tayo sa tela at saka sa panglabi kasi pang tuxedo ito, medyo pwedeng kumulubot. Kailangan alalay lang tayo. Itong line na ito, ayan, itong dito sa gitna, dito natin itatama yung master, no? Ulitin ko lang, dito, ayan. Para kita, eh, pwede natin i-fold yung ganyan para kita natin. Check natin kung kulubot ba. Ah, hindi naman. So, ayan, ito. Alalay tayo sa ilalim.
Dahan-dahan na yung pasada mga master pagtahi kasi hindi naman to mabilisan eh. Hindi naman to rak-rakan. Ano lang to? Suabi-suabi lang. So ayan. So ngayon, at pasada na natin. Magupit naman tayo dito ngayon sa gitna. Gitna na to, gupitin natin. Ayan. Kasi manipis lang naman itong tila mga master, pwede na ito magupit sa gitna. Pero pag makapal, kailangan magbawas tayo nito mga master, no? Pero ito, hindi naman makapal. Eh, huwag lang sa gitna na tayo. Ayan. So ngayon, nagupit na natin. Ang gagawin natin mga master, kasi siyempre coat ito, tuxedo, siyempre masilan, kailangan natin itong, depende na sa inyo kung papransahin o di kaya hand stitch mga master. Hand stitch na ang pagkabisting. So ganito yung mga master kung paano siya ginagawa. Bistingan natin yan ng bisting sa kamay. Kasi kung ipasada natin mga master, baka, pwede naman, pero mag-needle mark, ika nga. Mag-needle mark siya. So, ibisting natin doon sa kamay. So, para sa mga beginner, mas maganda kung mag-bisting ka tayo, una, ganito muna, ganyan. Iano natin sa ganyan. Ipartida muna ito, itong labi na ito, ayan o. Ito, ayan, saka ito, ipartida muna natin yan, ano naman natin sa kamay. Pwede rin plansahin natin mga master. Tapos, bisting muna natin tayo ng isang bisting. Tapos, ibisting natin sa kamay, ganyan. Ganyan lang. Pagkatapos natin bistingan ito, magbisting naman tayo ng pangalawa. Ito para to sa mga beginner mga master na, sa mga bago pala nag-aaral ng magtahi ng packet ng partida. Ito. Di bali nang matagal basta perfect na paggagawa. Tapos saka natin bisingan ulit. Ayan, dito na tayo magtingin naman sa kabila. Ayan, ganyan. Ang labi niyan ganyan. I-fold lang natin ng isang ganyan. Ang lista nito ay 1/4. 1/4 yan mga master, ganyan. Ayan siya. Ito talaga yung usual na ginagawa sa mga nag-Amerikana na hina-hand stitch talaga siya master. Hindi siya ginagawa sa tahi sa makina. Kasi masilan kasi ito eh. Kailangan ng walang needle mark. Tapos partida siya. Tapos pwede naman plansahin, pero simple kapag nagplansa kasi, kung ito lang din naman papalansahin mo, parang gastos pa sa kuryente, o di kaya dati nag-uuling pa bago mapagplansa. Kaya ang ginagawa nila, kinakamay na lang muna. Sa kanila nung nalaplansahin pag lahat-lahat na sabay-sabay. So yun yung estilo noon ng mga master kung bakit tad-tad ng twisting noon ng mga Amerikanista. Ayan siya. So ito yung pang beginner sa mga master. Ito naman yung kapag medyo marunong-runong ka na, ito gagawin natin. Iano lang natin yan siya, ganyan lang. Tapos ipopold ng isa. Ayan, ganito. Ipopold. Ganyan, tapos ayan, nakapold, tapos ganyan. Tapos ganyan. Hanggang sa matupi muna siya. Tapos para isang bistingan ka na lang, para medyo mabilis-bilis. So ayan siya. So ganyan na siya. So isang bistingan ka na lang. So ito siya mga master. Kung marunong pala kayo gumamit mga master ng timbol o di kaya yung tawag sa atin dito didal, hindi pwede kayong gumamit. Ako kasi hindi ako marunong gumamit ng didal kaya ginaganito ko lang.
Ayan siya. Ito mga masaya nakapartida ito sa loob, no? Ayan, yung tupi nakapasok yan sa loob. Tawag nito partida. Puro kapag mga ordinaryong ano lang mga master naman, mga pocket, pang halimbawa pang blouse, pang blazer, pang pantalon, pwede mo namang iano ibistingan mo na lang sa pasada sa makina. Pwede naman. Kahit nga sa Amerikana ginagawa ko rin naman yung hindi lang masasailan. So ito siya, natapos na natin bistingan ang ating labi. Ayan siya. May labi na tayo nakabisting, ayan. Ang gagawin natin, magpikit, maghati tayo dito sa gitna at sa tela. Hatiin natin ito sa gitna. Gupitin na natin. Ganyan. Ayan. Hatiin natin sa gitna. Ayan. Tapos, hanggang yung dulo natin natin dito mga muscle sa dulo. Ayan siya. Ganyan. Ang gagawin natin, ito yung ating dulo mga master eh. Ito. Yung dulo ng tayo. Ayan na. Ito siya. Ayan. Yung red na yan. Hanggang dyan yung dulo ng tayo natin. Magtira tayo dito ng 1/4. Dito. Hanggang dito. Ang dito lang yung ano natin, gupit. Ayan. Tapos, gupit tayo ng paganyan. Pa-V, paganyan. Ayan. Paganyan. Ayan, kita ba sa camera yung pa-V? Ayan. Ito at saka ito. Ayan, paganon. Ito yung gugupitan natin, pipikitihan natin ito mga master. Tawag ito pikiti. Tapos, ang gupit mo mga master, magtira ka ng ilang hibla, kahit mga 2-3 hibla mga master na sinulid, para hindi siya sumabog. Kasi kapag masubrahan mo yan mga master, pwedeng sumabog ang iyong bulsa sa gilid. Ayan siya. Para hindi siya sumabog. Kapag sumabog, edi mag iano mo na lang, pwede mong pasadahan ulit dugtungan para mabawi mo siya. So ito, ganun din dito sa kabila. Kailangan kasi magpikitin mga master para mailusot natin yung labi. So ayun, so napikitihan na natin. Ang gagawin natin, ilusot natin yung labi. Ito, yan, ipapasok lang natin sa loob, ganyan. Ayan, ito ipasok sa loob. Ito ipasok sa loob. Tapos ayusin lang natin, ganyan. So ayun na yung isang labi. Ayun, sumunod naman isang labi, ipasok natin sa loob. Ayan, ganyan, pasok lang natin. So ayun, nasa nakapasok na. So ito yung ating labi mga master. Ngayon, mayroon yan dito na ipakita ko lang ulit kasi nakapasok na yung kanyang triangle, itong sobra. Ayan. Ito, ipasok natin yan sa loob mga master. Igano lang natin yan sa itong triangle na ito na napigitin natin. Ipasok natin yan sa loob. Ito naman yung papasadahan natin mamaya. Ayan sa iganyan lang natin. At makikita natin yan dito mga master. Ayan siya. Oh. Ganun din dito sa kabila. Ipasok natin yan sa loob. Ganyan. Ayan siya. Ayan. Ayan doon siya. Tapos, itong triangle na ito, pasadahan natin to mula doon naman sa kanto mga master. Yung dulo niya, yung sa pinikitihan natin kanina. Ayan, para yung kanto niya, yung pagsabog, yung mga hibla, malinis. So, pasadahan natin ha. Ito, pasadahan natin. So, ito na siya. Ayan na siya. Malinis na. Tapos dito naman sa kabila. Sadahan natin. Ipantay lang natin tumambas na ganyan no? Kasi baka hindi siya mapantay. Kailangan pantay itong labi na ito. Ganyan lang natin. Ilak lang natin mga master oh, kasi para sigurado na wala siyang hindi siya matatastas. Tapos na nalak na natin yung mga master, 'di ba nagbisting tayo nito, mayroon natin mayroong alamas dito mga master na 1/4 doon sa labi na ginupit natin. Ito naman yung ipapasadahan natin yan mga master, ipaikot. Ayan, ipapasadahan natin 'to para yung labi natin sa bulsa ay ma-fix siya mga master, hindi siya bubuka ulit, hindi siya luluwa.
Yan, ipasada natin. Doon lang din tayo magpasada sa alamas mga master, huwag tayong pumasok sa naunang pasada. Ayan. So ayan ang ating lobby mga master ng ating Americana. Ayan, ito na yung ating lobby. Ayan siya. Ngayon, idulugtong natin tong kanyang pang bulsa dito. Idulugtong natin yung lining para sa kanyang pocket bag. Idulugtong natin. Masada lang tayo dito kahit mga 1/4 or 1/2, depende sa inyo. So ayan. So ayan, nadugtong na natin. Ngayon, gagawa naman tayo ngayon ng flap, yung takip niya. So, i-check, i-review natin itong lagi natin kung ilan to, kasi ito yung pagbasa natin ng ating pangla, ating takip. So, ang sukat natin ito, ito umiksi nga siya na nagiging ano lang siya, almost 6 inches. So, gagawin natin ito is almost 6 inches na lang din. So dito, so ang guguhit natin ito siya, kasi wala akong pattern ito. Kung meron kayong pattern mga master, mas maganda para diretso na kayong gagawa. Pero ito ako kasi hindi, kasi hindi na kasi ako nagpa-pattern ito eh. Ayan siya, ganyan. Tapos paano lang naman ito mga master, pa L-square lang naman ito eh. Ganyan. Tapos ito yung round natin, ito yung round, ayan siya. Tapos ang ating bulusak ay ito yun siya, ito yung kanyang tamang ano, tamang sukat. Ayan siya. Sa ating labi. Ayan. Ito yung tamang sukat sa ating labi mga master, dahil ito yung ating paround man yan mamaya. Dito magdagdag lang tayo dito ng depende sa inyo kung 1/8 o di kaya 1/4. Mula yan dito eh. Kasi ang lapag kasi ng bulsa natin mga master sa coat, regular talaga yan ay 2 inches. So hanggang dito yan sa ating labi yan. Makikita sa ano yan. Ayan siya. Magdadag tayo dito ng 1/4 sa madang baba. O di kaya 1/8. So ako nagdadagda ako dyan na almost ano eh. Almost 1/4 lang. Hindi talaga ako mabot masyado sa 1/4. Ayan siya. Ito yun siya. Tapos gagawin na natin to. Igaganyan lang natin. Lagyan natin ng lining mga master. Ayan siya. Tapos gaganyan. Pasada lang natin to. Tapos ito i-round lang natin to mga master, no. Kung mayroon kayong papatol mga master pang round, i-round nyo na lang. Ako hindi naman ako nag-round nito eh, kasi simple natsansa ko na kasi ito kung paano ko ni-round. Ganyan ko lang yan. Tapos banatin lang natin sa ilalim mga masters yung lining, kasi baka mangulubot naman sa lining. Ayan siya. Tapos itong tila na ito, kailangan mas mahaba ang tila kaysa sa lining para hindi sa makikita kapag nababaliktad na siya. So i-adjust lang natin to ha. Igaganyan ko lang siya ng konti. Ayan o. Oh. Ayan. I-adjust ko lang para mahaba-haba ang tila. Ayan siya. So para hindi siya lalabas. Tapos bawasan natin ang ating flap. Tira na tayo kahit mga almost 1/4 mga master. Tapos dito, ang ginagawa ko dito sa bandang kabila, dito sa bandang ito yung paround, dito sa may kanto ito angle ito mga master, dito naman paround. Dito nagtitigal ako ng mga 3/8 dyan. Nilalakyan ko yung allowance para kung sakali kumapos, pwede pa ako magdagdag. For safety yan mga master, no? Tapos dito sa round na ito, dinudubli ko to ng pasada para hindi sumabog. Kasi nag-relate kasi ako dito ng ano mga master eh, ng allowance. Para hindi siya sumabog. Ayan.
Ililitan kasi itong allowance mga master. Pwede mo rin namang ina ito eh. Isi-sharing ito mga master sa ano eh. Ito, pwede natin itong isharing. Pero ako din ako nag-sharing nito. Nililitan ko na lang yung allowance. Tapos binabaliktad ko na siya. Ang pagbaliktad mga master, ganito naman. Oh. Ginaganyan ko lang siya. Unang tupi. Pull mo nyo ganyan. Tapos tupi mo naman sa kanto. Ganyan. Tawa, ayan siya. Para mukha mo yung kanto. Ayan siya, yung kanto niya. Ganyan lang. At ngayon, may bisting nga natin mga master. Ang ating flap. So, mayroon din yung technique mga master kung paano naman magbisting ng maayos naman ang quality. So, ituturo ko niyan kung paano yan naman siya ginagawa. So, ganito naman ang pagbisting ng mga master ng flap, ng takip. So, ito ganyan siya. Di ba pantayan siya, pantay. Ipasok mo siya at least 116 mga master. O di kaya, ayan, almost 18. Ganyan, 116 o di kaya almost 18. Itong lining, dapat sobra ang tela para hindi siya lalabas. Ganyan dapat. Tapos, bibistingan mo siya. Pwede mo siyang ibisting o di kaya, ito binibisting ko nga lang siya. O di kaya, pwede mong plansahin siya diretso. Hindi kaya, bistingan mo, saka mo sa plansahin, pwede rin. So ito, ayan siya, dapat nakapasok siya ng almost 116. Ayan siya, kita ba sa camera? 116. Almost, pwede pa nga mag-almost 18 siya. Okay, yan siya. Okay pa rin yan siya. Para hindi makita yung lining sa labas pag nakaganyan siya. Pag nakaganyan, wala saan kitang lining. Pero pag ganyan, nakikita yung kanyang tela. Ayan o, nakikita. So yan yung sekreto mga master sa mga gold quality ng mga pagtahi ng Amerikana sa takip pa lang na ano na yan siya. Makikita na siya. Okay, i-review ko lang ulit, be. Kung makikita ba? Hindi masyadong kita sa camera. Ayan, malinaw. O yan, nakapasok siya ng 116 mga master. O yung tela. Itong tela. Nakapasok siya ng 116 yung lining. So ganyan. So, sa Amerikana talaga mga master, maraming sikreto para kung paano mo siya matatay na mayayari na magandang magiging quality niya. So, ngayon, tapos na tayo sa bisting. Ayan na siya. Ngayon, ang ating labi natin mga master ay ang ating sukat ng flap ay mula dito ay 2 inches. Susukat tayo ng 2 inches. Yung mark lang natin. 2 inches. Kapag maliit ang master, mga bulsa ng master, pwede, halimbawa maliit siya ng mga 5 and 1 half lang, pwede siya mag 5 and 3 ay 1 and 3 ports lang. Ayan siya. So ito na yung ating labi, takip. Yung flap niya. Ngayon, pasadahan muna natin to sa makina para ma-fix yung magdikit yung lining at saka tela. So kapag ipasada naman natin mga master, dito tayo mag-start sa angle. Hindi tayo dito mag-start kasi pag mag-start kayo dito, pwede kasing lumabas naman itong itong lining dito sa kabila. So dito tayo mag-start sa angle. Ayan, dito sa angle tayo mag-start. Tapos pag ipasada natin, pasok natin dito ng 1 port sa guhit na ito. Ayan, pasok. At pagkatapos ay yung pumasok diyan, diinan mo ito mga master, itong dulo, itong laylayan sa flap, ayan siya. Para mag-fix siya na hindi siya ano dito, bubukol sa ilalim, ganyan. Tapos ganyan, ito diinan mo lang siya. Tapos ganyan. Para magkub-kub siya paloob ang tela. So ayan na siya. So ayan oh. So yung tela, kahit igaganyan mo siya, babalik talaga siya kasi nagkub-kub na siya eh. Yung iba nga kapag pinapasada, sa iba nga, minsan ginagawa ko, ginaganyan ko pa nga yan eh. Ginaganyan. Bago ko siya ipasada. Para yung tela mismo, talaga nakakub-kub na siya. So ayan yung sekreto niya mga master. So ngayon, kapitan natin yung takip, yung flap niya sa kanyang bulsa. Ay, tingnan natin kung tama ba ito sa sukat, baka sumubra o kumulang, pwede naman tayo mag-adjust.
So, ito na siya. Ikabitan natin. So, ito siya. Oh, sakto naman. Ngayon, para naman natin ito ikabit, bisting naman natin ito mga masa itong flap ito dito sa labi. Ayan. Pwede natin i-bisting na lang pa ganyan. Bisting na lang natin. Ayan. Para ma-fix siya. Ganyan. Pwede mo rin hindi naman i-bisting ito. Ipasada mo lang ng ano, kung mga master ka na, pero kung beginner, mas okay kung ganito mo na ang gagawin. Ayan. So ito na, ano na natin, na ano na siya. So kailangan mga master itong flap na ito mga master, iwasan natin na yung hindi magkulubot, kailangan flat pa rin siya, hindi wala siyang kulubot, no? Ayan siya, oh, medyo wala naman siyang kulubot eh. Siguro may konting-konti yung parang alon, pero mas ganda ko talaga kung wala, ano, ganyan, oh. Tapos, so gagawin natin ng itong packet bag, ibuuin natin siya. So itong packet bag na ito, iba-iba namang diskarte nito, mayroong mahaba hanggang sa hanggang dito. Yung iba naman hanggang dito lang, yung iba naman mataas lang ng mga 1 inch, kaya 2 inches. So depende na yun sa inyo. Sa standard talaga, hanggang taas yan mga master, hanggang baba yan, hanggang baba ito, itong packet bag ito hanggang baba yan. So ito hanggang dito lang ako, kasi ito naman yung, hindi na kasi yung kinakulit sa ngayon mga master eh. So ito siya, bubuhin natin, pasada na natin ng ganito. Alalayan lang natin yung takip mga master, baka kumulubot naman. Hatakin lang natin sa kabila, sa ilalim. Ayan. Tapos dito, pasada tayo. Labasan tayo sa una nating pinasadaan mga master. Labasan tayo ng konti. Ayan. Tapos dito, add lang tayo ng 1/4 o di kaya 1/2 mula dito sa labi. Tapos ito, pasok natin sa loob. Ipantay lang natin mga master ganyan. Ayan. Dapat ito, pantayan siya. Tapos dito dapat hanggang dito ka lang mga master sa ano, no. Pwede ka sa 1/4 o di kaya 1/2. Dapat nakalabas pasok ka para yung takip pag ipasok sa loob, may ano siya, may allowance. So ito na ang ating bulsa ng ating coat, patapos na. So ayan siya. Ayan. Tapos ito, magbabawas tayo dito mga master sa taas. Ayan, dito bawasan natin to para yung tawag ito parang hagdan style ba mga master, para hindi makapal ito banda. Magbabawas tayo ng allowance. Hindi siya dapat pantay-pantay lahat. So ayan ganyan mga master, oh. Ito yung labi, yung isa ayan, oh. Para pag igaganyan natin sa mga master, hindi siya diretsong parang may makapal. Ganyan. Ayan siya. Tapos ganoon naman dito mga master, bawasan natin tong allowance ito, bawasan natin to. Ganyan lang natin. Ayan. Tapos pwede mo itong pasapasadahan ng ganyan mga master, no, para mag-fix. Pero ako hindi ko na yung pinapasadahan, no. So ayan siya, kung paano gumawa ng packet ng coat mga master sa front na partida tuxedo. So ito talaga yung paggawa ng good quality mga master kung paano siya ginagawa. Tapos pwede natin itong plansayan mga master, no. So ganyan siya. Ayan. Tapos pag may hair cloth, kakaga natin yan dito sa loob. Tapos so ayan mga master kung paano gumawa ng packet
ng coat sa front. So ayun po, hanggang dito na po aking video mga master. At marami po salamat sa inyong panonood. At please like, share, comment and subscribe din ang mga master. At ayun, God bless po sa ating lahat. So, ito siya.